guys. Dahil po sa JT Samgyupsal, papakilala ko na po sa inyo. Second baby namin, papangalanan po siya si JK. Kahit na babae lalaki siya, pangalan niya JK. Hi mga Bex! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, so for today's video, pauwi na kami ng Cavite kasi may mga gagawin na kami at malapit na din yung birthday celebration ni Dad. So, kahapon, magkakasama kami nila Jessica, which is si Jessica po ang may-ari. Nasaan tayo ngayon? Alam kong ayaw niya talagang diatawag siya, pero wala siya magagawa kasi wala naman siya sa vlog ko today. So, andito tayo ngayon sa JP Samgyupsal, sa Imus Branch, at napag-usapan namin ni Daddy Paul na kumain muna kasi sobrang nag-crave talaga ako sa kimchi nila. At gusto ko talaga mag-sanggyup. At ito lang naman yung sanggyup na malapit na magdadaan na namin papuntang Cavite kasi may pinuntahan pa rin naman kami ng ibang lugar. Kaya dito na lang kami nagpa-drop off sa Imus para dito kami mag-sanggyup. At abangan nyo kasi hindi kami magiging sabay ng upload ni Jessica. So bukas may upload siya about sa update ng business niya. At ako naman ngayon namin kasi sa may business niya na hindi ko naman pwedeng sabihin kung ano yung magiging eksena niya bukas. Kasi syempre, kailangan sa kanya manggaling yun. So, kami lang ni Daddy Paul ngayon nanguuwi ng Cavite dahil bukas magsasama-sama kami ng mga bayot at doon namin dadaanan si Gab para kasabay naman namin siya umuwi. Kasi ngayon, ang gagawin ko talaga is mamimili ako ng mga panghanda talaga ni Gab. At soundcheck muna tayo at na-vlog ko naman na tunog muna pa lang. Dadalingan namin kayo dito kasi parang bigla ang date na din to. So, soundcheck lang tayo kasi titignan natin kung maingay ba or okay naman yung pagsasalita natin kasi wala akong mic at pinipilit ko lang yung boses ko na maging clear sa inyo. So, papakuwanin muna natin si Daddy Paul ng mga side dish habang ako i-check natin itong sound. So, update ko kayo agad-agad. So guys, ayan, lumipat tayo dito sa labas kasi nakita ko yung intro ko, medyo malakas yung electric fan. At hindi naman natin pwedeng ipapatay yung electric fan kasi syempre hindi lang naman tayo yung customer dito. At may iniitan din yung ibang customer nila, BRT Jessica. Kaya ang ginawa ko, dito na lang kami sa labas at yung mga tunog naman ng sasakyan, yung pakinggan nyo. So, ang problem lang, pag nandito ko sa labas is malakas yung hangin. So, medyo magiging matagal yung luto ng karne, pero okay lang, hindi naman kami nagmamadali kasi syempre, hindi naman ako gutom na gutom talaga. At ayan, kumukuha na si Daddy Paul lang sa ano, ng karne. Ako naman, kumuha ko ng side dish. So, ang hindi ko lang kinuha sa side dish nila Jessica is yung sauce. May isang sauce, diba? Ito, gochujang sauce ko alam ko. Pero yung isa, yung parang sweet and kinema, hindi ko siya kinuha kasi hindi naman namin siya mauubos at itong sauce lang yung gusto ko. So, andyan yung si Daddy Paul. Ayan. So, pag-uusapan din natin kung ano nga ba yung, ang dami kasi nagtatanong kung ano ba yung work ni Daddy Paul, ganun. So, pag-uusapan natin yan ngayon. Pero syempre, mag-ano muna naman tayo. Lutuin muna yung karne para makakain din tayo. At wait, i-check ulit yung sound kung magiging maganda na ba siya or hindi. So, ayan, meron tayong macaroni cheese, potato marbles, gochujang sauce, fish cake, saba. Ang sarap ng chapchae ngayon. I love it. Syempre, ang aking favorite. Hindi para ubuhin. Ang ating kimchi, tas ayan si Daddy Paul. So, ayan yung problem mo. Pag nandito kayo sa labas, yung apoy, hinahangin-hangin siya. So, lagay mo na Daddy para kahit papano. Init check. O, mainit na siya. Mainit na siya. Lagay mo na. O, oh, diba? Gilid mo lang para yung sa kabila yung ano. Ayan. So, feeling ko, mas marami pa akong makakain mga side dish kesa sa mga. Ayan. So, lagay mo na dito. Lagay mo na dito. Kalat mo na lang. Ayan. Kaya mo yan, D. Sige, kaya mo yan. Thank you. Thank you po. So, ayan na, may water na din tayo. Ayan. So, ayan na, maluluto kaya ang ating karne. Press 1. Go. Kung
cooking na si Daddy Paul. So ayan, nakakuha tayo ng ating perfect angle. So kailangan malakas lang yung boses natin para marinig nyo ako. So, di ba last time kung naalala nyo yung Chopchay nila Jessica is nangingi sila ng honest review. So ngayon masasabi ko na hindi maputla yung color ng Chopchay nila at sobrang sarap ngayon. As in, ang lasa niya. Feeling ko, mas marami pa akong makakain na side dish kesa sa kalone. Kasi sa side dish pa lang nila, mabubusog ka na kagad. Darap ako. So ito yung kimchi na, yung kimchi talaga nila yung pinabalik-balikan ko. Ayan o. Yun na yun, isang platito yung pinuha ko. Okay na ako dito sa kimchi tsaka rice. Antay na lang natin maluto yung karne. Sarap. Partida, wala pa akong ano. Wala pa akong pinakain na karne. Yung mga inuulam ko is side dish lang. Dinik na fish cake din. Ang malakas ang fish cake. So, hindi ba makapagkwento or makapagkwentuhan tayo? Kasi gusto ko muna kumain ng kumain para mamaya habang nagkukwento ako, bumababa yung pinakain ko para hindi ako mabusog. Sarap talaga ng ano nila. Mamaya. So, update lang mga bets. Paubos na yung aming side dish. Naubos ko na yung saba. Yung paluto yung karne namin. Ubos ko na yung saba. Yung kimchi, nakakalahati ko na. Anyway, ito talaga yung purpose ng video na to. So, maraming nagtatanong kung ano yung birth ni Daddy Paul. Kung, syempre, maraming nagtataka na minsan kumatagal ka ng 3 days sa BNP house. At yun naman yung galing kami Palawan at wala talaga kaming kasama sa BNP house. So, kailangan kong magpasama kay Daddy Paul kasi para protected din kami ni Gab. Kasi syempre kami lang yung dahil iwan doon. Tapos kami lang din naman ni Emma yung nandun at ni Mother Eternity. So, mahalaga pa rin na may lalaki kami. At, ayun nga, itong tulad na ang sinabi ko sa inyo, malalaman magigets nyo itong sinasabi ko is pag napanood nyo na yung vlog ni Jessica bukas na i-upload about sa kanyang bagong business. I mean, update sa business niya. So, si Daddy Paul, ang work niya talaga is meron siyang catering. Ano yung ano mo sa catering? Anong ginagawa mo dun? Parang nagsiserve ng mga mag-ayos ng mga, parang ganyan. Mag-ayos ng mga table, gano'n. Nagsiserve sa mga ano. Mga parang sa food. Sa mga catering. So, yun yung work niya. So, yung work niya na yon, yun yung until now, at meron po silang food cart. Kung maaalala nyo, may vlog kami na nasa may dulo yun ng vlog natin, diba? Na nagluluto siya ng kanilang burger. So, until now, meron pa rin silang ano, business na parang mga street foods, ganon. Meron na silang mga halo-halo, lalo na kayo magsa-summer. At soon, iba-vlog ko din yan. At sabi ko nga kay Daddy Paul, once na bukas ng bagong branch si Jessica ng ano, ng JK Sangyup. Syempre, kailangan ni Jessica ng mga tao. And siya din naman yung nagsabi sa akin kung pwede ko daw ba siya ipasok doon sa JK Sangyup. At ako naman, wala naman akong power para papasukin siya sa business nila Jessica. Hindi siya, ano bang tawag doon? Parang,
hindi porket kaibigan mo tapos gusto mo siya ipapasok, is papasok talaga. Syempre, kailangan natin mag-apply talaga si Paul na kung gusto niya talaga mag-work sa ano, sa kahit hindi sa ano nila Jessica, kung gusto niya mag-work dapat ano talaga complete requirement siya, ganun, tapos may interview siya para maging fair talaga, kasi yun talaga yung ano, kasi magiging dagdag lang din naman yun sa ano mo eh, experience, kung alam mo na kung ano yung mga itatanong mo ngayon sa kanya. So sinabi ko sa kanya na ikaw bahala kung gusto mo na magbago ng work, kasi syempre ang lagi niyang sinasabi sa akin is lumalaki na nga daw si Gab, so mas magiging malaki na din talaga yung gastos kay Gab. So syempre happy naman ako na may katulong na din talaga ako sa kasusin kay Gab, kahit na sinasabi ko sa kanya na hindi niya obligation si Gab, pero lagi na naman niya sinasabi sa akin, syempre anak niya si Gab, yung to ganyan, kailangan matulungan niya na din ako sa mga needs ni Gab. So happy naman ako doon, pero hindi ko talaga siya pinipressure kasi happy naman ako, like na marami talaga mga nag-judge ng tao at hindi naman nila talaga alam kung ano yung mga story, gano'n. So ako, sinasabi ko sa kanya, hayaan mo lang, hindi mo naman kailangan may i-prove sa iba, okay na kung ano yung ginagawa mo para sa amin ni Gab, kasi nakikita din naman ng mga tao yung effort na ginagawa mo for Gab, yung sakripisyo mo for Gab, and especially pag needs ko talaga ng makakasama, andyan talaga siya, as in kailangan ko siya, isang tawag ko lang, pupuntahan niya talaga kami ni Gab, diba? So ngayon kami ulit yung magkasama kasi may kailangan kami gawin, may gagawin kami para sa birthday celebration ng anak namin. So katulong ko siya doon, katulong ko siya mag-prepare para grabe yung ingay ng Gab. Katulong ko siya mag-prepare ng mga kailangan talaga ni Gabs, diba? Ni Gabs, ang dami naman ni Gaba. Magabro. So ayun lang, malay nyo, maging part siya ng JK sa group, or kung hindi man, ang mahalaga, may trabaho. Kasi nga, lagi ko din sinasabi sa kanya, ako nga nahihirapan ako kasi isa lang yung source of income ko. So, lagi lang ako nag-aabang sa isang date ng isang buwan. Unlike you, dalawang beses ka sa sahod sa isang buwan. Yung sinas katapusan, di ba? Hindi mo kailangan mag-intay ng matagal na araw para magkaroon ng pera. Kaya kami, more on savings talaga kami. As in, kailangan namin mag-upon para in case ayaw na namin bumalik sa back to zero talaga. At alam niyan, saksi yan si Paul sa pagsanla ng cellphone ko, ng mga gold ko, saksi yan si Paul. Kaya happy naman ako na nakatagpo ako ng partner now na tutulungan ako in everything. Yun naman yung mahalaga at yun naman talaga yung kailangan ko, diba? At happy na din ako na nagsasalita-salita na yan si Paul sa ibang... Ba't ka tumatawa? O, totoo naman, nung na-prank kita, ang dami pa rin natutuwa sa'yo, diba? So, kung gano'ng kagusto ng mga tao, dapat pahalagahan mo din sila. Kasi, ganun din yung pagpapahalaga ko sa mga viewers. Kasi, alam mo, minsan, uutusan na kita mag-vlog. Yung ikaw na lang mag-vlog, yung buong vlog ito, yung laman mo. Kaya mo yun. Sige nga, i-ano mo nga. I-rate mo itong mga pagkain nila, Jessica. Simula dyan sa macaroni, mac and cheese. Nakikita ko nagbablog ka dati, so dapat mano. Luksan mo yung boses mo, nilalaksan ko nga yung boses. Ito nga ang sasalita. Anong hindi? Ayan na nga yung salita mo. Ito guys, may ating yung ano, macaroni nila, Jessica. Ang arty mo naman mag-art? Ganun ka ba mag-art talaga? Yes. Yes. Ay. Sala. How was it? Sarap. Makis. Siyempre, makis. Okay, next. Uy, ano mo yung ano ni CEO? Next. Hindi ako makakuha pa ng ibang signage, mga ate. Ito, kasi ito yung pinaka-favorite ko. Potato marble. Sarap ko eh. Ayaw na. Naluluto na yung karne. Ano-ano yung mamaw na? Wala nang chapchay, guys. Oh. Tignan nyo naman yung mga side dish namin. O, oh, diba? May isa pa kaming cheese kasi nag-unlimited cheese namin dahil parehas namin yung favorite. Hindi ka ba kumakain ng kimchi, Daddy? Nakain ka ng kimchi? Yes. Ay, try ko nga. Hindi kasi ako ma-lettuce pag nagsasanggip kami. So, let's try. Wait lang ko. May luto ng kain. Ito. Pwede na yan.
ayan na, may carne na. Sosaw natin dito. Ayan. Tapos fish cake. Overload. Kimchi na madami. Tapos kanya ko cheese. Cheers. Ayan. So, ito na yung gagawin natin. Hindi kasi ako maleto sa carne. Ay, sa ano, sa ngu. Ay, ang leto pala na leto. 1, 2. So guys, kain-kain muna kami. Wala na tayo side dish eh. Fish cake. So, time-lapse ko muna kung ano yung pagkain namin at i-update ko na ako yung mamaya kung ano yung magiging next asan na namin pag-uwi namin na BNP House. So ayan mga Bex, tapos na kami kumain. Tinatapos na lang ni Daddy Paul at hindi ko na kayo na-update nung natapos na kami, I mean nung naluto na yung carne. So lahat na lang JK nila is buffet style. So guys, kung kakain man kayo sa kanila, kunin nyo lang kung ano yung makakaya nyo. Kasi may bayad po talaga yung leftover at bukod doon, sayang din talaga. So kami, ayan o, proof na kailangan walang matira. So inuubos na lang ni Daddy Paul kasi ang dami ko na din nakain. Tingnan nyo na yung chan ko. O, diba? Say hi to my second baby. Napatingin ka. So, hindi ako preggy, guys. Ano lang ako. Nabusog ng samgyup ni Jessica. At sa ating mo, Jessica, tinitingnan niya tayo sa CCTV. Sinad niya pa yung picture niya sa atin. So, busog na busog ako, guys. As in. So, baka gabi na ako mag-dinner talaga. Siguro mga around 12 na. So, ayun guys, kung bet niyong pumunta, kung malapit sa inyo, meron silang brunch sa Imu, sa Dasma, sa Tanza, sa GMA, tapos sa Sariraya ba yun, sa Quezon. Basta ganun, marami na silang brunch. Kung malapit kayo, pumunta na kayo dun guys, kasi magiging sulit talaga yung 199 nyo. At ako, uminom ako na maraming tubig kasi hindi ako makahinga sa sobrang kabusugan at feeling ko mapagkakamala na naman tayong buntis at ang dami ng mga estudyante dito ngayon. So, uwian na din kasi nila at sana all nung nag-aaral may pang-sangyup. Nung nag-aaral ako, wala eh, pa-coffee-coffee lang kami sa mga tag 28 pesos. Ngayon, kabog na yung mga kabataan. So guys, paano yung tinira ko kay Paul? Ano, mga tatlong taba, hinahin ko lang lahat ng laman. Kasi, bakit naman kung puro laman, mauumay ka naman pag puro laman. O, puro laman kinuha natin. Unting taba lang naman kinuha natin. O, tatlo lang para ano, hindi ka maano, hindi ka ma-high blood talaga. Itodo mo, itodo mo. Simutin mo. Simutin mo. So, ayan guys, wala kaming tira. Jessica, ako nagpapaload mo to, wala kaming leftover. Oh, baka, so magbabayad na kami. Busog. Paul, pakita mo ako kung gano'n ako busog. So guys, dahil po sa JT Samgyupsal, papakilala ko na po sa inyo. Second baby namin.
papangalanan po sa siya si JK. Kahit na babae lalaki siya, pangalan niya JK. Pag nanganak po ko, lalabas doon kimchi. Tapos chapjay. Ano ang pinagkakain ko? Saba, yun yung lalabas. Grabe yung kabusugan ko over. Kapag kakamalan na naman tayong buntis na ito, tingnan nyo guys. Yung chan ko. Ganito pa yung damit ko. So, kitang-kita na parang preggy ako. So, sinag ko siya kay Jessica, tawa siya ng tawa para daw akong preggy. Pero, busog lang to guys. So, kayo mag-alala. Wala pa akong plano sa ganyan. Busog lang ako dito. So, inuman tayo ng water. Yun yung mahalaga. Kailangan ko minum ng water kasi, syempre, ang dami natin kinain. Para mabilis lang, matunaw yung kinain natin. So, mag-uwak-uwak kami. So, imus to. Imus to 13, lalakad tayo? Oo. Lakarin na natin. Imus hanggang 13. Ilang oras lang naman siguro. Bukas tayo makakapunta. So, guys, update ko na lang kayo mamaya pag nasa bahay na kami kasi magbabayad na kami at busog na busog talaga ako. So, thank you Lord sa blessing. Later na lang. Finally, naka-uwi na kami sa BNT house. So, sobrang nangalay talaga yung portan ko sa pag-upo. At ayan guys, sumingaw na yung ating chan. Hindi na tayo ulit buntis. So, papahinga muna ako at i-edit ko na tong vlog na to para matapos na tayo. At thank you so much. Abangan nyo na lang kung ano yung magiging plano namin sa aming life kasi sinishare naman yan sa amin. At sana lahat tayo marami pang blessing ang makuha. Lahat tayo i-bless pa ni Lord, diba? At sana i-spread lang natin yung love, hindi yung hate kasi mas masaya, mas masarap mabuhay pag puro sila lang yung pinapakita natin sa ating mga kapwa. So, thank you so much. Mahal ko kayo. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating pag-everyday upload. So, papahinga muna ako at i-edit. Ako ba o ikaw mag-edit? Mamimili na lang kami pero ayan, thank you so much guys. Enjoy ko itong pag ano natin ngayon, itong video natin. So, dito ko na tinatapos ang ating vlog. Don't forget to like and share this video and mag-subscribe na kayo sa akin channel. Bebang Rica Mata at sana bumalik na din pala yung kulay ko. Hindi pa nabalik yung kulay ko. Pwede pala yun. Hindi pa. So, see you in my next video guys. Bye!